Righteous and true, you are my King. You are Jesus. You're my Savior. And with all that is within me, I bow down before you. Righteous and true, you are my King. Jesus. Last time, pag-aralan natin yung the problem of jealousy. At nakita natin na maging tayo sa personal natin buhay, mahirap kapag yung tao around us merong jealousy o pagkainggit sa atin. Isa nga sa kasalanan yung tinatawag na jealousy. Siyempre, merong tinatawag na holy, godly jealousy because even our God is a jealous God.
Pero ibang-ibang klaseng jealousy kasi yung pinag-uusapan kapag yung jealousy out of sin. Ito yung klase ng jealousy, pagka-ingget or pagsaselos, na nawala kang gagawin kundi siraan o sirain yung tao na iyong kiniinggitan. At ito nga si Daniel, ang ating kapatid, dahil sa kanyang commitment sa Lord, dahil sa kanyang paninindigan sa kanyang faith, even though nagbigay nga ng utos o ng batas yung hari, bunga na rin ng mga taong naiinggit kay Daniel, bilang paalala, ang naging utos ng hari, bunga na rin ng mga naiinggit kay Daniel, for 30 days, bawal manalangin sa ibang Diyos at bawal manalangin sa any other person, pero ang exemption to the rule ay yung mismong hari. Si Darius, pwede siya manalangin sa Diyos niya at pwede siyang himself gawin yung gusto niyang gawin patungkol sa bagay na ito. Kaso nga, nakita natin last time, nung i-declare na yung batas na ito na bawal manalangin ng lahat sa ibang Diyos o sa ibang tao, si Daniel, dahil nga meron siyang integrity sa kanyang pananampalataya, hindi siya sumunod. Dito natin makikita, kapag yung utos ng tao, yung gusto ng tao, hindi na sang-ayon sa gusto ng Diyos, uunahin natin kung ano yung gusto ng Diyos. Ang example nga natin dito, Saudi Arabia, bawal yung ginagawa natin. Yun na nga lang paghahalo-halo ng mga babae at lalaki, yung mga singles na babae sa mga singles na lalaki. This is wrong. Bawal to sa batas ng Saudi Arabia. Kaya kung sakaling may kakatok dyan, papasok dito mamaya, hindi tayo kakasuhan ng worship. Ang kaso sa atin, nagmimingle yung male sa kay mga female singles. Yun ang kaso. Kaso, ginagawa natin to sa ngalan ng Panginoon. So maging yung batas nila against mingling ng singles, mas mataas pa rin yung batas ng Panginoon. We must worship together. We are worshiping together. At si Daniel, ganun ang ginawa niya. Kung ano yung palagian na niyang ginagawa bilang pagpapakita ng faith sa Lord, yun pa rin ang ginawa niya sa kabila ng utos na ito. Kung manalangin kasi si Daniel, binubuksan niya yung kanyang bintana, tapos nakaharap yung kanyang mukha sa Jerusalem. Kung paano yung mga Muslim, kapag nagpe-pray, nakaharap sa Kaaba, ginaya lang nila yon kay Daniel. Nung panahon ni Daniel, kapag nanalangin si Daniel, nakaharap sa Jerusalem. At hindi lamang nagkaso si Daniel na nakaharap sa Jerusalem, nakabukas yung kanyang bintana. Daniel want to see God's glory through creation. Dito sa Saudi Arabia, ako personally ang namimiss ko, yung makita mo yung nature. Kasi dito lagi tayo nakakulong sa apat na sulok ng pader ng bahay natin, opisina, at maging ng mga istiraha. That is one thing, personally, yun ang namimiss ko. Kapag nasa Pilipinas tayo, parte tayo ng nature eh. Hindi ka naman magkukulong sa bahay mo lang, ilalabas ka. Pag weekend, nasa labas kayo, namamasyal kayo. Especially yung mga taga-probinsya, nakakapunta pa sa bukid, nakakapunta sa bundok. Iba, mag-outing, pupunta sa beach. Yun ang kaibahan ng buhay dito sa Saudi Arabia. Ang bintana nga rito, hindi binubuksan eh. Kasi pag nagbukas ka ng bintana, nanungaw ka. Kung babae ka, ano ka, prostitute? Kung lalaki ka, ano ka, naninilip? Look at this life here in Saudi Arabia. No? Kung paano lang isinarado, inilagay talaga sa kahon ng utak at ang puso ng mga tao. Pwes, ang pananampalataya natin, hindi pwede ikahon ng Saudi Arabia. That's why we're doing here. At gayon din naman si Daniel, hindi nagawa ng hari ng mga inggitero na ilagay sa kahon nila si Daniel. Nanatiling malaya si Daniel sa pagpapractice ng kanyang faith. At sa ginawa na yun ni Daniel, nakita natin yung kanyang power of testimony. Regardless, may mga nainggit man, may naninira man, o iniutos man ng kusino na bawal gawin yung mga religious stuff na ginagawa mo, regardless of that, dapat ipagpatuloy natin mga kapatid. Ngayon, one way or the other, maging tayo personally, nagiging Belshazzar din tayo. Nagiging jealous din tayo, nagiging katulad din tayo ng mga inggitero kay Daniel, even us ourselves. Especially kung tayo mismo ang naglalagay ng batas sa sarili natin, naglalagay ng restriction to ourselves para makapagsilbi, makapagpuri sa ating Panginoon. Ano ba yung self-imposed restrictions na pwede natin gawin para even us ourselves, hindi tayo mightily magamit ng Lord sa gawain? Magbigay ko ng example. Given na yun, na Saudi Arabia, nire-restrict tayo to worship God, to serve God. Kaso hindi kasi natatapos dun eh. At the end of the day, ikaw pa rin at ang Diyos ang magkaharap. Ano yung klase ng mga restrictions na nilalagay mo sa sarili mo para mightily magamit ka ng Panginoon sa gawain?
self-imposed restrictions. What's that? Fear. Okay, fear. Ano ba bunga ng fear sa gawain, Kuya Limwen? Minsan may negative side of fear. So, hindi ka makakalig sa gawain. Pero pag in the passage side, pag may fear ka sa Panginoon, ito may mga lahat para sa ating Panginoon. Of course. So, merong dalawang buka ang fear. Merong fear for God, kaya lahat gagawin mo para sa Panginoon. Saka fear sa kabilang side, sa world or sa enemy himself, kaya ikaw naman, wala kang magawa para sa Panginoon. So bukod sa fear, ano yung mga self-imposed limitations ng mga tao, ng mga Kristiyano, para ilagay niya sa kahon yung kanyang sarili at hindi siya tuwir ang makapagsilbi. Hindi na lamang sa Lord. So fear, ano pa? Comfort. Comfort. O sige, Kuya Lembel, paano yun? Siyempre, kung sakali naman, alam natin, may gawain sa Friday. Tapos, gusto mo talagang cater yung needs ng katawan mo. Hindi ka magpupulihan. Hindi ka kasi pupunta sa malayong lugar kung saan maano yung oras mo. Tapos mag-ano ka ng mga bagay-bagay na nagagalim mo. Siyempre, sa bahay ka lang, magpupulihan ka lang sa bahay para i-feel mo yung place ng alloy, aircon, para makulong ka naman. Okay. No nga naman, comfort. Yung Kuya Len, parang nasa free will. Yung choice ba natin? Kung nakapaloob doon na inaano mo, mas kinikita mo yung choice mo. Hindi yung God's will, yung free will. Ayan. So fear, comfort, saka free will. Kapag ginamit natin yung ating free will, yung freedom of choice na tinatawag, against God, kahon yun, that is a box para hindi natin magawa yung dapat natin gawin. Ano pa? Yung mga self-imposed limitations ng Kristiyano sa kanyang sarili. Kaya naman, nag-a-sensitive, pero nag-i-overtime. Okay. Hindi siya 50. Oo nga. Hindi pa ibigay yung 100%. 50% for my choice, 50% for everyone. Ayan. Okay. Nag-i-overtime. Kagabi, umuulan ng malakas. I hope, marami sa atin nag-pray. Na ngayong araw natin, huwag umulan. Because I prayed, mga kapatid. Habang umuulan ng malakas ka ako, Lord, umulan na ng malakas sa ibang araw, huwag ng Friday. I do hope, kapag dumarating yung ganyang mga klase ng mga weather, at Friday kinabukasan, naiisip natin mag-pray. Ipag-pray yung magandang araw sa araw ng Friday. That's another way. O baka, yun, wala lang, umuulan lang. Natun, baha bukas, mahirap mag-drive. Naku, mukhang hindi yata kami sigurado. O makakadalo kami, or what? That's wrong. Hindi ganyan ang thinking ng isang Kristiyano. We pray for that. We pray for that. I hope. Maraming nag-pray kagabi. Kaya ganyan yung weather. Hindi minarapat ng Panginoon, maging hadlang siya for us. Nalala ko noon kasi majority ng mga tao sa simbahang ito, naranasan natin na rain or shine, pumupunta tayo na istirahan ng araw. Nalala ko noon yung kotse ko, yung dala ni Kuya Ariel ngayon, lumubog sa baha yun. 2 times yun, lumubog sa baha. Ang sakay ko noon, si Floyd, saka si, nasa Pilipinas na sila, mga kapatiran. Nagpapasalamat ako sa Lord, hindi bumigay yung kotse na yun. Hanggang kalahati, kapag sumilip ka sa labas, yung baha hanggang kalahati ng kotse na yun, hindi bumigay. No? At hindi namin naisipan, Kuya Eric, huwag na kaya tayong tumuloy. No, ang taas ng baha or what, napakadelikado. Yes, naramdaman namin yung fear. Kaso nakafocus kasi kami by that time sa gawain. Tinumbok pa rin namin kung saan ang gawain. Medyo na-late kami ng konti kasi nagpaikot-ikot kami, naghanap kami ng lugar na hindi masyadong baha. Pero nakarating pa rin kami sa gawain. So, rain or shine, maraming salamat sa Lord, umaaraw ngayon. Pero kung sakali man, araw na Friday, umuulan, I hope and I pray, dadalo pa rin tayo mga kapatid. No? Dadali pa rin tayo. So maraming way, means ang tao para ilagay niya sa kahon yung sarili niya para hindi siya makapanilbihan ng gayon na lamang sa Lord. But nakita natin, sa klase ng integrity, spiritual integrity, meron si Daniel, hindi siya ganun. At itong si Daniel po, habang siya nagpe-pray, habang siya nakaluhod, nakarap sa Jerusalem, yung pong leeg niya, meron na nakatapat na espada. Meron ng tabak na nakaumang sa kanyang leeg because he knew by that time, itong ginagawa kong ito, it will only mean death. At
tayo, there's no death at all sa ginagawa natin ngayon. Walang death sa pinag-usapan natin. Wala. Kapag tayo nahuli, sabihin na nga natin na mutawa ng mga police, the worst that can happen to us, makulong at i-deport. Walang death. At si Daniel po, death. Kung titimbangin niya, mananalangin ako, bukas ang bintana, gaya ng lagi pang ginagawa sa Panginoon, or death. Yun lang dalawang yun ang winiway niya. At ang mas matimbang para kay Daniel ay sumamba sa ating Panginoon in a very 100% way. Not mediocre. Kasi nga sabi natin, pwede naman niya isarado yung pintana eh. Makakapag-pray pa rin naman ako eh. Walang problema. Kaya lang, isasarado ko yung pintana in secret. Pero hindi niya ginawa yun. Hindi na ginawa yun. Because totally, merong tinatawag na integrity, spiritual integrity, ang ating kapatid na si Daniel. So last time, sabi natin, we must keep in mind two things. Number one, we must be willing to accept the consequences for doing the right thing. The Apostle Peter said, "But even if you should suffer for righteousness' sake, you are blessed." Kung meron man sa ating nagsasuffer ngayon, nandali sa Panginoon, we are blessed. Pero kung nagsasuffer tayo ngayon sa sarili nating kalokohang mga ginawa, then we are not blessed, of course. We are being punished. No, we will be punished. Number two, tandaan daw natin sa naging kwento na yon, God is still in control. Even when life unfairly banishes us to the proverbial lines, then Daniel was caught praying to God, and he would suffer for righteousness' sake, but he was prepared to glorify God. Kung hindi po tayo willing to face our Maker, we will fear each and every day. Ang secret ni Daniel, hindi siya natatakot mamatay. Because he knew, death only means doorway to meet his Maker. Kung tutusin, dapat ang tunay na Kristiyano, hindi po tayo takot mamatay, mga kapatid. Kung totoong Kristiyano ka at talagang gustong, inilagay mo na sa kamay ng Panginoon na yung buhay, kasi si Jesus Christ, ganun siya eh, "Father, in your hands, I commit my life." And then, he died. Maraming tao, hindi na siguro basta tao, may mga Kristiyano kasi takot pa rin mamatay eh. Maaring takot siguro yung magiging way ng pagkamatay niya. Sumakay na eroplano, German Wings Airlines, nataong yung palang co-pilot, may tama, ibinangga sa bundok, patay sila lahat, obliterated, or something else. Hindi nagising, na-overdose, sa sobrang puyat, no? Hindi na nagising. Yung mga artista, pinagsasabay-sabay yung mga concoction ng mga gamot, mga alak, hindi na magkikising. Akala nila, the best way to die ay yung mag-take ka ng drugs, kasi ang sarap ng tulog mo nun eh. Kasi pag hindi ka na nagising, physically, pag gising mo spiritually, nasa impyerno ka naman. What's good with that? No? What's good with that? So, ngayon po, titignan natin ano yung bunga. Ano yung naging bunga ng obedience ni Daniel sa ating Panginoon? Do we believe in miracles, mga kapatid? Okay. Alam nyo, yung pong miracle, hindi siya mangyayari kung gusto natin laging komportable ang buhay natin. There will be no miracle in that. Kasi, miracle mo na yan. Gusto mo lagi kang komportable? Ano pang miracle ang hanapin mo? May bumagsak na isang maletang pera sa harapan mo? God will not allow that. Minsan ba, naisip natin yung ganyan? Minsan, kinakapos ko sa pera. Sana mayroon mapadang eroplano. Tapos, tamang-tama naman. May nalaglag na maleta, punong-puno ng pera. At ako, saktong-sakto, makukuha ko siya. Ano kaya, sana merong bank robbery mangyari sa pagmamadali ng mga magnanakaw, dumaan sa tapat ko, may nalaglag na isang bundle ng pera. O sino hahabol sa iyo ngayon? Di ba? Ang tao kasi ganyan eh. Gusto yung instant gratification. Gusto niyang gumawa ng sarili niyang miracle. And that will never happen. That will never happen. So tingnan natin, ano ang naging bunga nung spiritual integrity na ipinakita ni Daniel sa pangyayaring ito? Una po, sa kabila ng lahat, si Daniel po punong-puno ng kapayapaan. Doon sa Wednesday Bible study namin, ang number one, yung number one sa five marks of authentic Christianity, hindi nagmamaliw na ano raw? Pag-asa. Unquenchable optimism. Kung meron kang unquenchable optimism or pag-asa, of course, punong-puno ka lang
kapayapaan. Hindi mo masasabing puno ka ng pag-asa tapos yung mukha mo naman kawalan ng kapayapaan. Yung pagkilos mo, yung pananalita mo, kawalan ng kapayapaan. You're fooling yourself. You're not fooling anyone. At si Daniel po, meron siyang taglay na unquenchable optimism. Kaya po, meron siyang peace. Peace na nagmula sa Lord. Nililinaw natin kasi there are two kinds of peace. Merong peace from this world, saka merong peace from God. Ayan. Yung peace na galing sa Panginoon, ito yung klase ng peace na nasa kalagitnaan kaman ng matinding problema sa buhay, may peace ka. Yung peace na ini-offer ng mundo kapag wala ka lang problema. Kapag wala lang nangyayaring masama sa buhay mo or negative, dun ka may peace. Yun ang ino-offer ng mundo. Ang ino-offer ng Lord, nasa gitna ka man ng unos, nag-rarock man yung boat, at almost matabunan na kayo ng mga alon sa buhay, naroon yun siya. No? That is the safest, that most peaceful place ever. Yung boat na kinalalagyan mo, kasama ang Lord. So, basahin natin, ihimay-himayin natin itong Daniel 6:12-17. Ang sabi sa 12 hanggang 13, so they went before the king, kasi nakita nila eh, ang tigas ng ulo natin Daniel na ito. Anyway, kaya nga nangyari ito, nagkaroon ng ganung klase ng batas for him, kasi pinanggigigilan nila si Daniel, di ba? Ang bait-bait nito, punong-puno na integrity, walang bahid dungis, nakakainis siya. Ganun ang tao. Ganun ang tao, kapag walang makitang negative sa'yo, kaiinisan ka nila. No? So, they went before the king and spoke concerning the king's decree. Kasi ganun ang mga inggitero eh. Mga inggitero at inggitera. Nakatitig yan. Kumbaga, yung cross mark nakadikit sa'yo lagi. Na kahit saan ka magpunta, ikaw ang tinitignan yan. Pati tenga nila, kahit nakatalikod sa'yo, naka-cross din sa'yo yan. No? Naka-zone in sa'yo yan yung pati tenga. Yung bang nakatalikod na yun, ha? Gigil na gigil pa siya. No? Ganyan yung mga inggitero. Maniwala ka dyan. Yeah, right. Ganyan yung mga inggitero. Nakatingin sa'yo, o hindi, pati tenga niyan. Aba, hindi lamang yun, minsan pati ang puso. To the point, nasa bahay na siya, inis na inis pa sa'yo. Kasi puso't isip niya, nakatitig sa'yo eh. No? Ano naman kaya ginagawa ito? Mayabang na to, kala mo kung sino napakabait. No? Holier than thou. Yabang-yabang. Kaya minsan kahit maganda na yung ginagawa ng isa, para sa'yo, evil pa rin eh. Doon papasok ngayon yung malicious thinking. Hindi po kasama sa bunga ng Espiritu ang pagkakaroon ng malisyosong kaisipan. Mga kapatid, kapag tayo nakapag-isip ng ganun sa kapatid, sa kapwa natin tao, we must rebuke ourselves. Una, ang Diyos kasi hindi malisyoso eh. Ano ba yung sabihin ng malisyosong kaisipan? Ano ba nangyayari kapag malisyoso ang kaisipan ng isang tao? Para mas maintindihan natin, what's that? O, bakit natin nasabing madumi ang isip niya? Bakit? Ano meron? Ano nangyayari? Walang basihan yung... Alimbawa, naisip niya, ang bait-bait ni Joey. Eh, walang basihan yun. Yung ba yun? Yung ba yung ibig natin sabihin or what? Puro negative. Ano pa? Yung kasi malusyosong kaisipan, tama rin naman sa Joey, yun yung negative. There's nothing positive in it. Wala ka nakikita kabutihan sa kanya. Ayan, wala ka nakikita kabutihan. Ang lahat na naiisip ng tao sa kanya na sasalita niya kaya ay parang ayan. Isang malimit puso. Kaya kung ano man ang naiisip natin sa kapwa natin, masama man ang mabuti, nanggagaling na kasi. Ayan. So kung marumi ang nanggagaling sa puso, at kapag nagsalita siya, ano yung lumalabas sa bibig niya? Nasa kalimit. Example. Gawa tayo ng example. Nakakainis talaga. Okay. Nakakainis talaga siya. Ang bait-bait. Ano pa? Kasi kinibig. Okay. Ano pa? Magbigay tayo ng mga example, mga practical na example na kung saan yung bagay na yung pinag-isipan pa ng masama. Madapa sana siya. Ha? Madapa sana. Madapa sana siya. O Panginoon. Pati ang... Kumbaga, nagsasabi ka ng negative sa kanya. Kasi sa kaisipan mo, mas hindi ka, wala ka nakikita kagandahan sa kanya. So lahat ng pakikita mo sa kanya, negative talaga. Kahit na yung gumawa sa sarili ng mga ganda, negative pa rin. Ayan. Di ba? Masimba-simba pa. Oh, masimba-simba pa to. Masimba-simba pa. Okay.
pasimba-simba pa to. Okay. Dangerous yun, mga kapatid. Yung pagkakaroon ng maruming pag-iisip sa kapwa. Especially kung sa kapatid ka nag-iisip ng ganyan. Rebuke ourselves kapag ganun tayo. Oh, nagba-Bible study sila dun sa tent. Ano mo kaya ginagawa ng mga yan dun? Matignan nga. Marami na kagad ang isip. No? At marami pang examples. Kaya ang sabi nila, mahal na hari. Hindi ba pinirmahan ninyo yung decree na ang sinumang nanalalangin sa ibang Diyos o ibang tao within 30 days, pera ikaw? Hindi ba sabi ninyo, i-execute? Yan ngayon sumbong nitong mga malisyosong mga taong ito dun sa hari. So, sabi niya, the thing is true according to the law of the Medes and Persians, which does not alter. Mahal na hari, alalahanin po ninyo. Ano man yung pinirmahan ninyo, hindi na po mababago yan. Mahal na hari, ha? Kasi nanggigigil talaga sila kay Daniel, eh. Kasi meron na silang nakita na butas kay Daniel. So they answered and said before the king, dinaretso na nila, mahal na hari, that Daniel, tinumbok na nila kung sino talaga yung pinanggigigilan nila. That Daniel, who is one of the captives from Judah, nililinaw pa nila. Huwag ninyo kalilimutan, mahal na hari, yan Daniel na yan, captive lang sila. Alipin natin itong mga ito, hindi natin kalahi, hindi natin kareliyon. That Daniel, isa sa mga captives from Judah, does not show due regard for you. Hindi ka po niya iginagalang, mahal na hari. O king, why? For the decree that you have signed, but makes his petition 3 times a day. Yung ginagawa po niyang Daniel na yan, hindi naman natin kalahi, hindi natin karelihiyon. At kinaingitin namin, kumbaga yun ang sinasabi ng mga taong ito, hindi lamang siya nagpe-pray once a day sa ibang Diyos, sa Diyos niya, 3 times pa. 3 times a day pa po siya kung mag-pray. Imagine that, mga kapatid, umaga, nakabukas ang pinto, ang bintana, nananalangin si Daniel. Tanghali, nakabukas ang bintana, nananalangin si Daniel. Gabi, bago matulog, ganun din siya. 3 times. Binantayan talaga nila yung tao. Hindi ba yung mga inggitero ganyan? Nakabantay sa buhay. O, ano naman ang pinagagawa niya, Enrico na yan. Sa akin kasi, meron tumatawag na Enrico kapag galit, eh. Kaya pag sinabi Enrico, aba, mukhang may something yata ang kapatid na ito. At ginagamit ang aking formal name. My friends call me Eric. Okay, fine, you're calling me Enrico, it's okay. Diba? 3 times a day, binantayan nila. Kunyari, umaga pa lang. Tingnan nga natin kung magpe-pray sa Diyos na itong Daniel na ito. Oh, look at that! Look at that! Babalik tayo mamaya habang kumakain ng kabsa. No? Ayun naman, nag-pray na naman sa Daniel. At gabi, ganun din. No? Kubos naman or what, ang kinakain nila, binabantayan. Ganun yung mga taong halatang inggit, especially kapag laging binabantayan ang lahat ng sinasabi mo, ikinikilos mo. Unless talaga, of course, there are two sides of the coin. Yung isang side, binabantayan ka kasi concern sa'yo. Concern sa'yo. Yung kabila naman, inggit. Hinahanapan ka lang ng butas. Hindi ba si Jesus Christ, ganun siya? Yung mga Pharisees, mga inggitero, nakatitig sila kay Jesus Christ, yung mga scribes, yung mga Pharisees, yung mga Sadducees, binabantayan nila si Jesus Christ. Hindi dahil concerned sila kay Jesus Christ. Naghahanap din sila ng what? Ng butas para sirain si Jesus. At ang isa nga sa nag-example doon, yung patungkol sa tax. Oy, Jesus, kayo ba nagbabayad ng tax? Kasi ibinong araw kasi big deal ang tax. Sa US, kapag hindi ka nagbayad ng tax, kulong ka. Sa Pilipinas, hindi na nagbabayad ng tax, hindi pa nakakulong. No? Nakakalusot. No? Pero sa ibang bansa, I'm telling you, kung sa Pilipinas po, mga kapatid, hindi tayo nagbabayad ng tax at nakakalusot, sa ibang bansa, hindi uubra yan. Makukulong tayo. Anyway, third world country, kulang tayo sa disiplina talaga. Okay? Si Jesus Christ, ano ginawa niya? Nagbayad siya ng tax. Out of doon sa kanyang purse. No? Sige, kunin ang purse sa ilog, buksan ng bibig ng purse at kunin yung barya at ibayad. Di ba, isda? Of all things, ba't kaya isda? Ano? Of all things na pwedeng gamitin ng Lord, isda. Yung pinaka-unlikely way, yun ang gagawin ng Lord. We cannot second guess the Lord, mga kapatid. Walang makakapanghula sa atin, sigurado ako bukas ganito ang gagawin ng Lord. No. Ano ka, mas magaling ka pa sa Diyos?
Biblically, basahin ninyo yung buhay ng mga apostol. Lagi sila nagse-second guess kay Jesus Christ. Hindi sila makaabot. No, hindi nila magagawa yun. No one among us. Kasi sabi ng Panginoon, your ways are not my ways. My thinking is higher than your thinking. So you will never second guess me. So dito nakita natin sa unang part, ang mga inggitero ay laging nakatitig sa kanilang kinainggitan. These men were certainly sly. First, kasi maganda yung kanilang step by step yung ginawa ng pagsasumbong eh. First, they reminded Darius of his irrevocable decree. Pinaalala, pinirma nyo ito, mahal ng hari, ah, hindi lamang yung signet ninyo, ipinantatak nyo sa kanya. Then, they leveled their attack with an accusation that was a mix of truth and slander. Ganun muna, himas-himasin mo muna yung gusto mong pagsumbungan. Bagay, I think, ganun naman talaga sa buhay, di ba? Pang-araw-araw. Kunyari, pinagalitan ka ng tatay mo, ano gagawin ko yung mahan? Mami, I love you. Ano pong gusto niyong gawin ko, mami? Kasi may ginawa kang mali eh. Pagagalitan ka ng isa. Di ba sa mga bata, ganun tayo? Yan, kumukuha ng kakampi. Kaya naman pag si tatay, pinagalitan ka na, nabuking ka na sa ginawa mo, andyan naman si nanay para ikaw kahit papano protektahan. At sa pang-araw-araw na buhay, ganun din, kahit sa opisina. Kaya hindi ba, ang tawag natin doon sa mga tao naman na lagi nakadikit sa boss, sip-sip. Sip-sip. Para pag dumating yung time at kinakitaan ka ng something na hindi maganda at may inggit sa'yo, it's so easy for them na makipag-usap sa boss. At yung boss naman, madali nila mapapersuade. At ganun na naging estilo ng mga taong ito. Daniel had not disregarded the king. Ang katotohanan, hindi naman dinisregard ni Daniel yung king. But he refused to disregard his God. Halimbawa, Saudi Arabia, hindi naman natin dinidisregard yung utos ng, yung batas ng Saudi Arabia na bawal yung ginagawa natin. Ayaw lang natin i-disregard ang Diyos. Kung tutuusan, mga kapatid, wala sa issue yung gusto ng tao eh. Wala sa issue yun. Ang issue talaga ng mga Kristiyano like us, yung gusto ng Diyos. And everything is just what mere shadow specks around our Lord. Mahihirapan tayong magsilbi sa Panginoon kapag masyado mong niregard ang tao kesa sa Diyos or ipinantay mo ang tao sa Diyos. Naku, paano kaya yan? May gawain sa Friday? Kaso ayoko namang saktan tong taong to. Imagine tao, ipinantay mo sa Diyos. Hindi ba blasphemy yan, kapatid? Gusto ko sana siyang sabihan eh. No? Na yung ginagawa niya against the Lord. Kaya lang, wag na kasi baka masaktan eh. Kapatid, ayaw mo siyang saktan ngayon. Kapag pinagpatuloy niya yan, ikamamatay niya yan later on in life. Saktan mo na ngayon para later hindi na siya masasaktan big time. Isa yung nakita kong ugali ng mga Pilipino eh, ayaw makasakit. Kahit dapat masaktan niya yung tao. It will never help the person. Hindi ba, masakit ba yung minamartilyo? Yung pinapanday? Hindi ba pag nagpapanday ka, apoy nga sa katubig, tapos minamartilyo pa? Bakal na yung martilyo, bakal din yung pinagpapatungan. Double whammy. Pero after nun, ano kalalabasan? Isang napakagandang, di ba? Masterpiece. Sa buhay, ganun din. Ayaw mong saktan yung anak mo, eh. Kaso nga, eh, Bible lang nagsabi, whom the Lord loves, he chastens. Kung sino raw ang mahal ng Diyos, pinapalo niya. Tapos ikaw, hindi mo ginagawa yun. But you're better than God. I think you're holier than God, kapatid. No? Kasi siya namamalo, ikaw hindi. Kasi siya nagagalit, ikaw hindi. Kasi siya nagpapanish, ikaw hindi. Ikaw na lang kaya ang sambahin ko, kapatid. Kasi mukhang mas banal ka pa sa Diyos. Simple lang ang ginawa ni Daniel. Hindi niya directly dinisregard yung hari. Okay? Ayaw niya lang talagang i-disregard ang Diyos. At ano man ang magiging epekto ng kanyang hindi pag-disregard sa Diyos, so be it. So be it. So be it. Kasi yung personal na buhay ng mga apostles, hindi natin nabantayan eh, no? Wala nang sinabi sa Biblia kasi hindi na mahalaga yung personal kasi eh. Yung personal life ni Jesus Christ sa kanyang pagkatao, hindi na rin masyadong binanggit yon. Pero we believe
Even though lantad na si Jesus Christ yung Messiah, nagpapagaling na siya ng may sakit, bumubuhay na siya ng mga patay, yung mga kapatid niya mismo hindi naniniwala sa kanya. So be it. So be it. Kung pagsunod sa Diyos yung pag-uusapan, so be it. Ngayon kung tayo, hindi natin kayang gawin yan, wala tayong mararating. Hindi ka kailanman matutulad kay Daniel sa klase ng integrity, spiritual integrity, faith na meron siya. If we are not willing na makasakit ng damdamin ng iba kung nararapat naman. So dito, nasaktan yung damdamin ng hari, but okay lang kay Daniel, basta hindi niya nasasaktan ang damdamin ng Diyos. Meron ba kayong gustong idagdag doon or question? Okay, verse 14 and 15. So, yun ang sumbong ng mga inggitero na ito sa hari, yung mga malisyoso na ito dun sa hari. So, the king, when he heard these words, specifically nabanggit yung pangalang Daniel, he was greatly displeased with himself. With himself. And set his heart on Daniel to deliver him. Yun yung kagandahan kapag kilala ka ng tao sa pagiging taong merong disposition, merong integrity. Na even though negative ang sumbong sa'yo ng tao, hindi magagalit sa'yo. Malulungkot pa nga. At gagawin nila lahat para alisin ka dun sa sitwasyon na yun. Alam mo, sa pang-araw-araw natin pamumuhay, maging sa opisina, alam ko, marami sa atin dito dumaranas ng kalupitan, kung matuturing ang kalupitan, no, sa kami ng amo, mga kapwa-employee. Pero, I mean, huwag nating suklian ng masama ang masama. Yan ang utos ng Panginoon. Right? Anyway, sino ba naman sa atin dito hindi nakakaranas ng kalupitan? Hindi ka naman special na ikaw lang yata ang pinagmamalupitan. 99% ng church, hindi. Lahat po. At I'm telling you, hindi lamang Saudi Arabia. Kahit umuwi ka ng Pilipinas, doon ka magtrabaho, it will happen to you. Punta ka ng buwan, lalo na. Kandahirap ang buhay mo doon sa Mars. One-way ticket yun, hindi ka na makakabalik. There's no such thing as perfect office. Perfect job. Wala. This life is winsome, losesome. Paghahanap na nga lang ng bile, sa tingin ba natin yung perfect bilang gusto natin, nasa puso at isip natin, yun na makukuha natin? No, of course not. Unless loloobin ang makapangyarihan ng Diyos, of course. Yun ang exemption to the rule. So ganun din sa atin, ito si Daniel, ang kagandahan kasi sa nakita sa kanyang example nung mismong hari ng Medo-Persia, nung malagay na sa alanganin ng kapatid, yung mismong hari na kung tutusin, yung utos nga niya ang binali, imbis na magalit kay Daniel, nalungkot pa. Nalungkot pa itong taong ito. And he labored till the going down of the sun to deliver Daniel. Lahat po ginawa ng hari. Lahat ng loopholes sa batas na pwede magligtas kay Daniel dun sa sitwasyon na yon, ginawa ni ng hari ni Belshazzar. Hindi ba napakaganda? Pagan tong hari na ito, hindi siya believer. Unbeliever siya. Hindi lamang yon. Si Daniel, ipis lang sa mata niya kasi kinonquer lang niya si Daniel kasama yung buong bayan ni Daniel. And yet, nagkaroon siya ng gantong klase ng puso kay Daniel. Mag-isa mga opisina, kadalasan or minsan maaaring naranasan natin, yung boss natin pinagtatanggol tayo. Kunyari, kasama ka sa mga 60 years na sa kumpanya to, tanggalin na yan. No? Para naman yung bagong generation naman ang pumalit. Eh, yung boss mo kayo, hindi, subukan na yung taong yan. I-retain ka. They will do everything to retain you. At nangyayari yan kung meron kang magandang mukhang iniharap sa kanila. Ngayon, ganito. Kung ikaw yung everyday, kapag pumasok sa pinto ng opisina, nakasimanot ka kaagad. Kapag bumukas ang bibig mo, puro ka reklamo, i-retain ka ba nila? Hindi. Naiinip pa nga sila, kailan kaya magre-resign yung taong to? Ayoko na ma-terminate. Kailan kaya magre-resign? Tapos ang prayer mo pa, Panginoon, hipuin mo po ang puso ng aking boss, maging mabait sa akin, maging mapagbigay sa akin. Napaka-selfish mo naman. Una, hilingin mo, Lord, search my heart, know my thoughts. Mabuti ba akong tao sa aking employer? Mabuti ba akong example sa aking pinagtatrabahuhan?
See? Huwag tayong selfish. Kasi yung ganyang kaisipan, nasa kahon yan, mga kapatid. Nasa kahon. Wala kang salamin sa loob ng kahon mo, kaya hindi mo nakikita ang sarili mo. Kaya maging sa pananalangin, mga kapatid, maging wise. Huwag kang pray na maging mabait ang buong mundo sa'yo, samantalang ikaw ang sama naman na ugali mo. Ikaw muna ang magpabago. And all these things will be changed accordingly sa tulong ng Lord. At yun po ang nangyari kay Daniel. Nangyayari nga ba yung ganyan sa atin, mga kapatid? O kung one thing na ayaw ko yung reklamador. Especially wala mang ginagawa, reklamo na reklamo. Come on! Si Paul nga, inilagay niya yung buhay niya para sa Panginoon, walang reklamo eh. Tayo nga, hindi naman yung buhay na nilalagay natin dito, oras lang. Hindi naman maghapon, ilang minuto lang, ilang oras. So, lahat ginawa ni King Belshazzar para i-deliver, iligtas si Daniel, dun sa parusa na siya rin naman mismo kasi ang siyang pumirma, bunsod na rin ng panloloko sa kanya ng mga nangiinggit kay Daniel. Kaya ang sabi na naman ng mga inggiterong ito dun sa hari, "Know, O King, that it is the law of the Medes and Persians that no decree or statute which the king establishes may be changed." And wala po, mahal na hari, kapag pinirma na ninyo, kapag merong tatak na ng inyong signet, walang loophole ever. So yung pong bunga ng hindi pagsunod ng Daniel na yan, sa mismong utos ninyo, it will happen to him and it will be fast. It will be swift. Ngayon imagine ninyo itsura ni King Belshazzar. Naloko siya, gumawa siya ng patibong, at sa loob ng patibong, naglagay siya ng leyon. Wala siyang kamalay-malay na yung ginawa niya na yon, yung mismong mahal niya ang siyang ilalagay. Nakakadurog talaga ng puso. At doon din tayo mag-iingat, mga kapatid. Baka sa sobrang paninira mo sa kapwa mo, hindi mo alam isang araw, ikaw ang sarili mo ang sinisira mo. Kasi hindi ba maingat tayo sa mga taong mapanira? Halimbawa, kapag kausap mo siya, walang ginawa kundi mag... Alam mo yung kapatid na yan, ganito yan. Alam mo yung kapatid... Bakit ganito? Bakit ganyan? Ang init, masikip, ayoko ng you know, maputik or what? Hindi ba nag-iingat tayo sa mga ganyang klase ng tao? Especially mareklamo, mag-iingat tayo sa mga marireklamo. Kasi wala naman sa atin dito mga batang paslit na hindi nakakaintindi, naiintindihan natin lahat yan. No? Meron tayong wisdom, kahit paano may knowledge tayo about that. No? Kapatid na ito, kapag kinausap ako nito, puro reklamo. Gusto mo ba yung ganon? Darating natin, may iwasan mo siya. No, umupo ka dito, tumabi. Ayaw nga pala. Iiwan mo siya. Kasi alam mo, later on, reklamo na naman ang sasabihin sa'yo eh. Diba? So ano ang naging response? Darius' response shows that he finally, ay hindi na pala si Belshazzar, tapos na nga pala si Belshazzar. Si Darius na nga pala tayo. Okay? Darius' response shows that he finally understood what was going on. Kaso huli na nga ang lahat na pirmahan na niya. Narealize na niya, ano ba itong ginawa ko? So he was greatly displeased with himself. Grabe yung naging displeasure ng hari mismo sa kanyang sarili. Because he had exercised poor judgment. And was grieved. It seems he was not displeased with Daniel. Kasi mahal niya isa, nakita naman natin. Lahat ginawa niya. Para hindi mamatay si Daniel dahil sa batas na kanyang ginawa. Or with Daniel's behavior. But his own pride. At ang bagay na ito, kinalungkot masyado ni Darius. So Darius pursued Daniel's release. Because he didn't want him to suffer the consequences of the foolish decree. He looked for a legal loophole, but there was none. He saw the impact of his actions and realized that he was too late. In effect, Darius was trapped by his own law. Imagine na natin yung sarili mong kalokohan o yung sarili mong kagagawan. Akala mo siya ang malalagay sa alanganin. Yung pala, at the end of the day, ikaw rin pala. Di ba na ang sakit ng ganun? Hindi lamang yun, magigisig sa katotohanan. So, ako gusto ang kung tanggalin siya. Ako ngayon itong tinanggal. At alam ko, yung mga mahilig manood ng mga drama, mga telenovela, laging ganyan na nangyayari sa bandang huli. Yung mga against kay Annalisa, yung mga against kay Lord de Luna, sa ending ng mga series na yan, sila rin ang malalagay sa alanganin, di ba? Sila rin.
Because that is life. That is life. Kasi alam niyo kung bakit? Because there is a judge and that is God. Yung mga taong naglalagay, gusto maglagay sa iyo sa alanganin, at the end of the day, sila ang malalagay doon. Because that is the pattern of life. Kaya nga sabi ng Panginoon, vengeance is mine. Cool ka lang, anak. Cool ka lang. Magsilbi ka sa akin, be useful to me, iwan mo sa akin yan, I will do my part. That is the pattern of life. Naranasan ba natin yung ganyan? One way or the other, sa personal lives natin, nangyayari siya. Lagi kang sinusumbong sa teacher. Alam mo, teacher, baka mo ba siya sa advisor? What? Pero hindi ba darating ang time, mabubuking din? Mabubuking! Ano sinabi sa Bible? Walang lihim na hindi nabubunyag. Again, that is the fact of life. Ano mang klaseng tago ang gawin mo dyan, it will be revealed in His own perfect timing and way. Di ba, kinukwento ko na madalas sa aklat na Ezekiel, yung mismo mga priest sa temple ng God, kung ano-anong kalokohan ang ginagawa sa loob. Siyempre, wala nakakakita. Loob ng temple eh. Ang allowed lang sa loob ng temple, sa area na yun, yung mga priests. So, anong nalalaman ng mga tao sa labas ng temple? Eh, siyempre naman, merong Diyos. Hoy, Ezekiel, akin na yung kaluluwa mo. Yung kaluluwa ni Ezekiel, inilusot ng Panginoon yung mukha ni Ezekiel, yung kaluluwa ng mukha ni Ezekiel, doon sa loob ng temple at nakita niyo yung mga karumal-duman na ginagawa ng mga priest inside. Kung nagawa yun ng Panginoon, ng panahon ni Ezekiel, bakit hindi niya kayang gawin ngayon? Simple lamang nakita ko doon, walang imposible sa Diyos kung paano niya ibubunyag yung mga kalokohang nangyayari around. What goes around, comes around. Walang lihim na hindi mabubunyag. Wala. Okay? Wala. Pa, meron pa yung gusto idagdag nga pala doon patungkol sa lihim? Secret lang. Okay. Secret na lang po. So, isa na lamang ang mangyayari nang dahil dito kasi wala nang magawa si Darius na permanent niya. At si Daniel din naman, hindi siya humihingi ng leniency na, please naman, mahal na rin, bait-bait ko na nga eh. Napangunahan ko nga na maayos itong bansa na ito eh. Wala, nanahimik lang si Daniel. Doon natin makikita yung kapayapaang nasa kanya. No? Na hindi pa man natin mababasa sa Old Testament, yung doktrina nung tinatawag na pagiging above ng Panginoon sa lahat ng bagay, alam ni Daniel na whatever that will happen, it means it will be allowed by God. Walang bagay na mangyayari, nangyayari, o mangyayari na hindi inalaw ang Diyos. Alam na nila nung araw, maging sa Daniel, yung tinatawag na sovereignty of God. Sabagay, siya nga rin pala nagsabi sa unang part ng pag-aaral natin, ang Diyos ang siya naglalagay ng mga leaders, siya rin ang siya nagtatanggal. So, alam ni Daniel yan. Alam ni Daniel. So, there was no way out. Daniel had to be executed. At hindi lamang siya basta i-execute, special yung klase ng execution. You know the story. So, masama man ang loob ni Darius, the king gave the command. And they brought Daniel and cast him into the den of lions. Napakasakit na kamatayan. To be ripped apart. I don't know, kapag tao ang pinatay ng lion, kung pinapatay mo lang, muna nila ang tao, diretso na. Kasi ang lions kasi, according sa animal planet, hindi sila kumakain ng buhay. Kinakagat muna sa leeg, pagpatay na yung food nila, saka nakakainin. Ang hyena, iba. Ang hyena, buhay ka pa, kinakain ka na. Ang wild dogs, ganun din. Pero ang lion, hindi. They will kill you first, drink your blood, no? At kakainin ka. But still, horrifying death. Hindi kasi siya den of one lion eh. Den of a lion. Hindi. Den of lions. Eh kung ginutom na isang linggo yung mga yan, baka nalalaglag ka palang, ubos ka na. Right? Yun yung horror nitong class and execution meron sila. But the king spoke. So dinala nila si Daniel and cast him into the den of lions. But the king spoke saying to Daniel, your God. Kasi ano siya nabahaginan siya ng mga words. Kahit sino kasing hari ang dumaan sa buhay ni Daniel, he make it a point, nakakarinig sila ng salita ng tunay na Diyos. Kakaiba tong taong ito, mga kapatid. Daniel, siya po ay flesh and blood like us. Pero mula kay Nebuchadnezzar,
hanggang kay Belshazzar, hanggang dito kay Darius. He makes it a point, kung sino man ang hari, they will hear my faith. And they will hear the words of my God. Kaya nga sabi dito ng hari kay Daniel, your God, whom you serve continually, He will deliver you. Yung pagan king ang nagsasalita. But because of Daniel's integrity, spiritual integrity, imagine yung naging impact ni Daniel mismo sa haring ito. Your God, whom you serve continually, He will deliver you. Parang yung last saiba, sabi nga ng isang kapatid, kung bakit naman sa bus station, ang tagal naghihintay, hindi nag-uusap, nung papaalis na yung bus, oo nga pala, yung mga pala, hindi ba kay Arman? Oo nga naman, bakit ganun ang tao? Ang tagal naghihintay, mga Facebook, Twitter, 2 oras, 3 oras naghihintay, walang usapan. Nung papaalis na, saka naman humahabol, no? Mama, sandali na. Totoo, hindi. Totoo, di ba? Nakita niyo yung mga minana natin yung kasalanan kay Adan? Yung mga kahinaan natin maging sa bagay na yan? True to life, right? Kung kailang lilipad na bukas kasi pauwi sa bakasyon, ngayon nagkukumahog! Karaming, no? Nagkukumahog, mag-aayos ng maleta, naku, mayroon pa pala ako nakalimutan. Nasa airport na, wala ang exit re-entry visa. Pati buzzboard. Naiwan din pala. Tao. Huh? Tao. At nakakarali tayong lahat dyan. Ako hindi ko maintindihan bakit ganun. But again, nagagawa ko rin siya. Tao. Kumbaga kahinaan na minana kay Adan. So then a stone. Matapos yung huling say kasi, siguro yung hari, habang nando si Daniel, yung mga layon, palagay ko yun, yung meron yung rehas muna, tsaka bubuksan. Kasi unless nando niya, dito malun yung palabas. No? So tinapos si Daniel doon, habang nando siya sa Den of Lions, yung nga ang huling say ng hari. Your God, whom you serve continually, He will deliver you. Ang sarap pakinggan, ano? Hindi ba yung tipong, naku, Daniel, masakit yan. Ibang napaka-negative yung sinasabi. Kawawa tuloy isa. Tayo kasi minsan ganun eh. Di ba? Hirap na yung kalooban ng tao, puro negative pa yung sinasabi mo. Naku, alam mo nang mangyari sa akin yan? Grabe, isang taon akong nagkandahira. Di ba ganun tayo? Walang itsa pera sa atin. Kasama ako dyan, maaaring na-experience ko na rin. Imbis na maaluan yung kalooban ng tao, buti pa na nahimik ka na lang eh. No? Kaso nga, nung magsalita ka, lalo ito din nalungkot yung tao. O sabagay, meron nga kinagat ng langgam, patay eh. Do you believe that? May nangyaring ganyan, allergic dun sa sting ng ng langgam. No? Namaga yung innards niya, hindi makahinga, patay. Kagat ng langgam. No? langgam lang palang katapat mo dyan. So, a stone was brought and laid on the mouth of the den. Tinakpan nila ng bato, malaking bato. And the king himself sealed it with his own signet. Hindi pwedeng buksan ng kahit sino man, siya lang. With the signets of his lords, that the purpose concerning Daniel might not be changed. Kasi nanonood yung mga inggitero eh. Mahal na hari, yung pubang bato, dadali na namin. Dali na ang bato, tinakpan. Mahal na hari, yung pubang isisid na po ba natin, mahal na hari. Nagbabantay kasi lahat eh. So matapos mag-seal yung hari, sumunod naman yung mga inggitero. Yeah! Sila naman, tontuwa. Kasi nado na sa loob yung kanilang kinainggitan. So having been found guilty of the crime of serving God. Ngayon imagine ourselves, we are Daniel. Ito tayo ngayon, nakabukas yan. At ito, kulungan ng layon. At unti-unti, dahan-dahan, parang eclipse, yung butas unti-unti dumidilim at tinatakpan kasi ng malaking bato. Imagine ourselves. Ito sa ganung klase ng sitwasyon. Yun ang nga naman nahuhulog sa balon, nakakatakot na eh. Help! Help! Diba? Pilipino pero English. Help! Help! At si Daniel, ganun ang sitwasyon niya. Hindi lang yung maiwan ka sa bahay, nalakan ka, tapos wala kang magawa para makalabas. Hindi mo nakakatakot na yung ganyan. Sa elevator, pagsakay mo, walang kuryente. Meron ka pang claustrophobia na tinatawag. Di ba minsan nararanasan natin yung ganyan? Yung nalagay ka sa sitwasyong takot na takot ka, pero wala ka namang magawa, kundi just to accept it. Di ba?
Baso? Baso? Bata ako yung tinigong ko, hindi ko matapos. Oo nga naman. At bilang bata, horrifying yun, di ba? Oo nga naman. Oo, nakaka-relate si, ano, si Kenneth. Kadiri sa tote, di ba? Kadiri pa lang ilang lumbre. Tapos, bayo tayo matanggal yung baso, lumobo na yung uso mo talaga. Kasi sinipsip eh. Di ba? Sinipsip nung hangin. Yun ang pumanik ka ng puno, hindi ka makababa, mataas, di ba? Sa sobrang likot mo, pumunta kayo, namasyal kayo, bumaba ka, eh umalis na yung mga kasama mo, naiwan ko ngayon mag-isa. Nakaganyan ka na lang. Naranasan ko yun dati, pumunta kami ng, basta, nagpag-gasolina, bumaba ako, syempre, bata. Umalis eh. Tinitignan ko lang paalis eh. Talaga, ibinigay ko na lang sa ano eh, sa lahat ng aking buhay, umupo na lang sa isang sulok na ganyan. Pero hindi mo alam yung mararamdaman mo eh, para kang nabablanko. Hanggang isang araw, mayroong tumatakbo pabalik. Uy, halika! Di ba? Yun yung masarap na feeling dun eh, na mayroong bumalik. Kasi silhouette muna yung silhouette eh. Hanggang sa marinig mo yung tinig, at yan na. Oh, yan. Paano yung brother? Tingin ko, wala na itang tubig pala. Pakala mo, land, ano yung pala, balyena pala yung nandun. O di ba lahat tayo may mga ganyang mga ano eh, experiences. Yung mga sobrang takot na takot tayo sa sitwasyon na yun kasi wala ka namang magawa. Just to accept it. No? Di ka makakilin sa San Babila eh. Sa mga baka doon. Tapos may mga gumaganong-ganon sa paa mo, may dumidikit-dikit na gano'n. No? Sa baka ko niya eh, sa kwenta. Kasi tayo. Di ba? Marami yung ganyan. Now imagine si Daniel po yun ang kanyang kalagayan by that time. And this time po, yung din na kinalalagyan niya, hindi amoy spray. Hindi amoy fragrance or what? Amoy lilac. Hindi. Amoy lion. Everything about lions ay nandun sa den na yun. Kulang na lang makita mo yung lion, pero you know, you feel them. You can hear them, you can smell them. Yung air inside the den is very thick. No? Yun ang kinalalagyan ni Daniel by that time. Hanggang sa magsarado na nga yung bibig mismo ng kanyang kulungan. So having been found guilty of the crime of serving God continually, Daniel was cast into the lion's den. Yun ang kanyang kaso. Dahil lagi ka nagsisilbi sa tunay na Diyos, yun ang nangyari sa kanya. Daniel was cast into the lion's den. These lions were there for the purpose of torturing prisoners. Hindi sila yung mga pet lions, ha? Mga wild lions to. At kadalasan yung mga yan ginugutom. Pag merong sino ba naka-schedule? Ano ba schedule natin? Next Friday merong ano eh, merong i-execute. O sige, wag pakainin niya mga 'yan ha, hanggang Friday. Ganun na ginagawa nila kaya mga layong talaga. Kaya nga iba man nalalaglag pa lang eh. Sinasalo na ng mga bibig ng layon. No, sinasalo na. So these lions were there for the purpose of torturing prisoners and Daniel knows this. Ito yung klase ng danger, ng danger, Daniel knew very well. Iba kasi yung hindi mo alam eh. Halimbawa, yung nga, nasa ano ka, nasa dagat ka ngayon, nasa salbida, wala ka na makitang land. Nakakatakot yan, right? Eh, paano kung alam mo na meron nakabukas, na bibig, ng balyena o pating sa ilalim, at nakikita mo siya? You're just waiting, di ba? You're just waiting na yun, medyo mag-surface, at unti-unti, dahan-dahan, ikaw ay lapangin. So, iba pa yung hindi mo alam, iba pa rin yung takot kapag alam mo, andyan na sila. At yun ang kinalalagyan ng ating kapatid na si Daniel. They were usually starved, mistreated, sinasaktan, kaya galit sa tao. Gutom na, galit pa sa tao. Mistreated and taunted pa. Tinutusok-tusok, ginagalit, so they would rip a man to pieces. Hindi malinis kumain ng layon. Hindi. Siguro na, papanood naman siguro natin sa Animal Planet kung paano silang, you know, kumain. They drink blood. Umiinom ng dugo ang layon. Habang kinakain nila yung meat at pag medyo nabulunan, yung dugo rin yung kinakain lang iniinom nila. No? Horrifying. So in desperation, panghuli, Darius tried to offer consolation to Daniel at his execution. The den was then covered with a stone and sealed. At anuman ang nangyari after that, yun ang pag-aaralan natin
next week. I know we have an idea, but pag-aaralan natin ng sama-sama ang bagay na ito. Kaya po next week, ang pamagat ng ating pag-aaral, the protection of God.